Edward, magandang gabi. So, Ari Roque, ang kanyang sightings ng isang martial law. Ang kanta ni Ari Roque na sana'y maulit muli. Naku po, ube, sana'y huwag nang maulit muli yan. Kaya, panoorin natin si Ari Roque at ang kanyang pahayag. Let's go. Aba, ako'y nawindang dyan, no? Dahil alam naman natin na bagat nagkakaroon ng agawan ng isla, eh doon po yan sa West Philippine Sea, no? Na napakalayo naman dito sa mainland. Pero ako'y nabahala kasi alam niyo po sa saligang batas at dahil nga doon sa mapait na karanasan natin kay Marcos Sr., ang martial law ay po pwede lang ideklara kung merong panlulusog ng isang dayuhang bansa at yung paghimaksikan dito ng mga Pilipino laban sa gobyerno, no? Eh kapag sinabi mong annexation, abay parang sinasabi mo na nagkakaroon ng panlulusob ang bansa sa Pilipinas, ang China sa Pilipinas. So ngayon ang tanong ko, ano ba ito? Ang susunod na ba ay martial law? Dahil sino naman magkakaila na kapag sinabi ng presidente na ina-annex na ng China mga teritoryo ng Pilipinas ay mayroong panlulusob? Pero alam niyo, nakakatawa rito. Matagal nang inaangkin ng China yan. Nasa mapa nila yung mga inaangkin nila mga karagatan at saka mga isla. Pero bakit ngayon lang sinabi ni Presidente na nag-a-annex na sila ng teritoryo kung hindi siya nag-iisip ng isang legal na basihan para sa pagdadeklara ng martial law? Well, alam mo kasi mga partners, importante ito mga darating na araw. Pinipilit nila ang charter change na alam naman natin ay isang paraan para manatili at maluklok pa sa kapangyarihan silang lahat nang wala ng mandato sa taong bayan. Eh, di ba sa ating kasaysayan, ganyan din ang ginawa ng Marcos Sr. Dahil alam niyang may talo na siya, ang ginawa niya, nagdeklara ng martial law, isinarado ang Senado kung saan naroroon ang kanyang mga katunggali at ang resulta, 20 taon na nungkulan bilang presidente ang Marcos Sr. Nauulit ba muli ang kasaysayan? Nako, iyan nga po eh, no? Parang may kumakanta ng sana'y maulit muli. Ayaw. At mukha namang mauulit muli. So tayo po ay kinakailangan na magmatsyag at manindigan laban sa martial law.